Ever since I got my first scooter, I've been on the market also looking for my very first action camera. Nandyan si Xiaomi, Supremo, there's also the GoPro, and the all-new Osmo Action. And also that's when I saw the SJ6 Legend. Sa video na to, kayo masyadong mag-expect na isa-isahin ko yung features ng camera. This review video and also a test video is my first one. Medyo hindi ko naman feel na kailangan ko ng GoPro or ng action camera. Not until bumili ako ng scooter. I guess para sa safety na din. Sa dami ba naman ng kamote rider sa EDSA? Hindi ko naman sinasabi na isa ako dun, pero baka naman. Nani? Umay wa mo sindeiru. 1, 2, 3, fuck it. I think you guys are all aware na medyo dated na tong SJ6 Legend kasi nung nilabas to, kasabay nito yung GoPro Hero 5 from SJ6. Ngayon may nilalabas na si SJ Cam na SJ9. Malalaman natin kung okay ba yung quality niya sa photo and video, low light, with gyroscope and without, and yung 4K capabilities niya. So stick lang tayo sa video. Binili ko to sa Shopee, SRP around 5,000-ish. Let's turn it on. Ay joke, wala palang battery. Dito pala siya yung noon, nakala ko dito. You press this to record. You press here, you can change the modes. Kung nasang mode ka, may kita mo rin dito sa front screen. If you're recording, so let's try to record. Ayun o, nagbi-blink siya. Kapag naka-on yung image tab ng camera, mas mag-zoom in siya ng konti to compensate din sa shake. Lalabas yung dito may parang blue na. I think kung naka-on yung sensor nyo, mas mabilis malulubat yung camera. But who doesn't want stability? Buti pa yung camera nyo stable. Nakakapagod din pala mag-review, no? Kaya dapat nagsisubscribe kayo sa channel namin kasi hindi biro itong ginagawa namin. Gusto lang naman namin ma-inform kayo. Sa manual, meron pala siya QR code sa likod. Okay, let's try to download the app. So yan. Nandiyan na lahat. Wala ka nang hanapin pa. I think it's time naman na magkaroon ako ng own passion projects na pwede kong gawin at my own time at my own pace. Walang deadlines, walang toxic, walang anything. My freedom, malaya, at masaya. And so, here are some of the tests I did with the SJ6 Legend. Flashback muna tayo. Before our long ride, naganap ako ng full face helmet para palitan ang aking half face helmet. Base sa studies, totoo na ang helmet ay nagbabawas ng 69% risk ng head injury mangyari mang magkaroon ng isang aksidente. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi na lang ako nakakita sa Facebook ng mga naaksidenteng motorista. Getting a proper helmet guarantees your safety, not if you crash, but when you crash. Oh, gets ko na sobrang japorms kapag naka-half face. Pero kadalasan ang mga impact at collisions nangyayari sa harapan, kung saan hindi napoprotektahan ng half face helmet yung mukha mo. So ikaw, pumili ka. Mag-half face ka or mag-full face ka? Depende na rin sa rider yan. Pero ako, dun ako sa safe.
sobrang hassle man niyang isuot, sobrang hirap tanggalin, tatanggalin ko pa yung salamin ko para masuot, at least kampante ako pag nasakali ako. Sa dinami-dami ng choices sa market ng mga helmets, sa tingin ko meron ka namang full face na mahanap dyan, nababagay sa motor mo. Kaya ako kumuha ng Bell Qualifier. DOT certified ang Bell Qualifier at meron din siyang ECE rating. Meaning, safe siya. Hindi ako sobrang merit yung tao pero i-google mo na lang. Basta safe siya. Meron siyang active vent sa harap at sa chin at may passive vent sa likod. Thank you, boss. Thank you. Although sobrang namimiss ko yung hangin kapag naka-half face ka, hindi mo naman mapagkakait yung plus 12 sa agility at yung compatibility kapag bumabanking ka sa mga kali kagaya ng Marilaki. Balik tayo sa ride. We are currently in Elliptical Road. Okay pa naman ang daloy ng trapiko. Stretching. It's gonna be a great day. Sunrise na. Subjected the camera to various light conditions and recorded with the gyroscope set from off, low, and up to high. Tinest din namin yung capabilities ng slow motion from 120 frames up to 30 frames. The camera also offers 240 frames, but who uses VGA? Come on, syempre konting underwater. Baka di naman pala ito umubra sa lamig ng tubig. So, here are a few test stills. In my own humble opinion, I have yet to find a camera that performs as well as this one under 10,000. So guys, if you're like me, just starting out, medyo kuripot, na naghahanap ng sub 10K na action camera, pwede mag-double sa dash cam. Meron tayong SJ cam. This is the end of the video. Kung meron mga tanong, mga violent reactions, whatever, just comment below. Hindi ko na sasabihin i-click ang bell para sa notifications. Hindi naman siya vlog. Just do whatever. Peace out, God bless, and stay tuned for Ganmundo's next video. Isang ano, winter melon milky float. Yep. Wala na.